Yes, Lord God, thank you for this day, Lord God, to worship you, to glorify you, Lord God, through our songs, through our voices, Lord God. We pray that you will be glorified through all the songs that we will sing today, Lord God. Truly, Lord God, we can find joy, hope, love, forgiveness in your name. God, only through you, Lord God, we can find all of this, Lord God. May we glorify you and give you praise, Lord God. Thank you for the forgiveness, the love that you've given us, Lord God. May you mightily use us and all our talents, Lord God. Amen. Over fear, there's a laughter
wipes away the tears. There's a presence, changes atmosphere. There's a name, we will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe on the one who breaks the chains. Love has a name, love has a name. Dahil kami mga anak mo, Lord God.
inibig mo kami. Hindi dahil kami nagpupuri sa iyo, Lord God, pero dahil mahal mo kami. At ang pagmamahal mo, Lord, ay sapat na sapat na, Lord. Mag
Magandang umaga po mga kapatid, tayo po ay muling sasamba sa Panginoon at muli tayong makikinig ng kanyang mga salita sa araw na ito. Dalangin ko sa Panginoon na way nasa mabuti po kayong kalagayan at excited pa rin po kayo sa pakikibahagi dito sa ating online worship celebration ng Church on the Hill Christian Community. So, isang araw po ay tinanong ako ni Sister Olive kung ano yung magiging tema natin ngayong month ng March. At ang sabi ko, the Lord impressed to my heart na ang paksa na pag-uusapan natin ngayong buong buwan ng March ay about forgiveness, no? About forgiveness in the family. Kaya sabi niya, bakit? Bakit forgiveness? Una-una, ito po yung tunay na diwa ng Lenten season. Malapit na po yung mahal na araw at naniniwala po ako na kailangan nating patuloy na i-practice yung continuing forgiveness every day. Kaya po napakahalaga na itong paksa na ito ay patuloy na matutuhan natin sa araw-araw. Kaya nga, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin at tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, dinadalangin po namin, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan at naway tanggapin namin ang inyong buhay na salita na magsisilbing pagkain ng aming mga espiritu at aming kaluluwa upang patuloy na mabago ang aming mga buhay. Panginoon, hiniling namin ang inyong Espiritu Santo malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Meron po ba kayong mga kabigatan sa inyong mga puso? May mga pain? May inaalagaan po ba kayo na mga galit, puot, sama ng loob sa inyong mga puso na hanggang ngayon ay hindi nyo pa mabitaw-bitawan? Yan po ang isang dahilan kung bakit kinakailangan po nating maranasan yung kapatawaran ng Panginoon sa ating mga buhay upang tayo magkaroon ng deliverance. Kaya nga sa umagang ito, samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Basahin po natin ang banal na kasulatan sa Matthew chapter 18, 21 to 35. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with the servants who had borrowed money from him. In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. He couldn't pay, so his masters ordered that he be sold along with his wife, his children, and everything he owned to pay the debt. But the man fell down before his master and begged him, please be patient with me and I will pay it all. Then his master was filled with pity for him and he released him and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few thousand dollars. He grabbed him by the throat and demanded instant payment. His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. Be patient with me, and I will pay it, he pleaded.
But his creditor wouldn't wait. He had the man arrested and put him in prison until the debt could he be paid in full. When some of the servants saw this, they were very upset. They went to the king and told everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, "You evil servant, I forgave you the tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?" Then the angry king, sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita. Tunay po na napakahalaga pong pag-usapan natin yung paksa tungkol sa pagpapatawad. Alam ko, madaling sabihin, it is easier said than done. Lalong-lalo na kung ikaw na yung nasaktan, ikaw yung naging biktima ng isang tao. So marami, lahat tayo halos ay nagkaroon ng mga ganyang karanasan. Someone hurt us, no? Nasaktan yung ating mga damdamin, nasaktan yung ating ego, maaring tayo ay napahiya dahil sa ginawa ng ibang tao. Pero napakahalaga po na pag-usapan natin at maintindihan natin kung ano bang ibig sabihin ng tunay na pagpapatawad. So yun po yung paksa na pag-uusapan natin sa araw na ito, no? What true forgiveness really is? Yun po yung nilagay ng Panginoon sa aking puso na kinakailangan na maintindihan natin bilang mga mananampalataya. What true forgiveness really is? Kasi nga po, minsan, kailangan nating matutuan paano ba yung tunay na pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan natin ano bang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Una, mga kapatid, dapat po nating maintindihan ang ibig sabihin po ng salitang forgiveness. Forgiveness is a release. Okay? Forgiveness is a release. Sa original language po, sa Greek, ang ibig sabihin po ng salitang forgiveness ay apesis, which means to release something, okay? To dismiss or to give up something or to send away. Yun po ang ibig sabihin ng salitang forgiveness or apesis in the Greek. Forgiveness means to choose someone whom you have been holding in your debt, holding your resentment and bitterness, and release him or release her from personal obligation to you. Just like dito sa istoryang ito na ating pinag-aralan, si Peter po ay minsan ay nagtanong sa ating Panginoon. Okay? Sabi sa verse 21, makikita po natin dito. Sabi ni Peter asked the Lord, how often should I forgive someone who sins against me? So yun yung inquiry o tanong ni Peter. How often? Gaano ko kadalas patatawarin ang isang taong nagkasala laban sa akin? Siguro yun din po yung tanong ng bawat isa sa atin na kung saan minsan may limitasyon yung ating pagpapatawad sa isang tao. At minsan, nagbibilang po tayo kung ilan na yung mga offenses na kanyang nagawa laban sa atin. Ngayon, meron pong panukala dito si Peter. Sabi niya, 7 times? So, hinigitan na niya yung bilang ng kanyang pagpapatawad. Actually, sabi niya, 7 times. Kasi yung sa lumang tipan po ay halos
tatlong beses lang yung parang pagpapatawad mo sa isang tao nagkasala laban sa iyo, pero dinagdagan pa niya, 3 plus 1 pa. So, 7. Sabi niya, 7 times. Subalit, mapapansin po natin, iba po ang naging tugon ng ating Panginoon. Sabi niya, no. Not 7 times. Okay? So, hindi lang 7 times. Sabi ng ating Panginoon, but 70 times 7. So, kung kayo po ay magaling sa math, 70 times 7, so, 490 times, kung papatawarin ang isang tao, ganun po ba? So, nagbibilang po ba kayo ng mga offenses ng mga tao nakakasakit sa inyo? Sasabihin mo sa kanya, o ikaw, nakaka-400 ka na, ha? O nakaka-450 ka na, namumuro ka na. So, well, kailangan po nating maintindihan talaga kung ano ba ang ibig sabihin talaga ng tunay na pagpapatawad sa isang tao. So, gaya nga ng aking binanggit, mga kapatid, forgiveness, ayon sa banal na kasulatan, is a release, no? I-release mo yung isang tao dun sa kanyang naging offense gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kasi mayroon pong kwento rito, nagkwento ang ating Panginoon sa isang parable, at dito po natin lalong maiintindihan yung tungkol sa paghahari ng Diyos. Na kung saan, sabi niya, mayroong isang hari, pinatawag niya lahat ng mga may pagkakautang sa kanya, tapos mayroong isang tao na mayroong isang malaking halaga ang utang sa kanya, at pinatawag niya ito at sinisingil niya. Subalit, itong taong ito ay walang kakayahan na bayaran yung kanyang mga pagkakautang sa hari. At ang sabi pa nga ng hari ay kinakailangang ibenta siya kasama ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian para mabayaran lamang yung kanyang pagkakautang. Subalit, nagmakaawa siya at sabi niya, please be patient with me and I will pay it all. Although, ang totoo nun, wala naman talaga siyang kakayahan na bayaran yung kanyang mga pagkakautang. Subalit, sabi sa verse 27, then his master was filled with pity on him. So, naantig yung puso ng king, at dahil doon, nahabag siya, at ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 27, he released him and forgave his debt. So, yun po yung pinaka-essence, mga kapatid, ng kapatawaran, na kung saan he released him and forgave his debt. Pinatawad siya, at as if nirelease siya dun sa kanyang obligation mula sa kanyang pagkakautang dun sa hari, na kung saan as if wala na siyang pagkakautang. As if napatawad siya sa lahat ng kanyang mga pagkakautang sa hari. Subalit, dito po natin makikita, mga kapatid, na kung saan, yung anuman yung bitterness, anuman yung anger, anuman yung pagkakautang o anuman yung mga bagay na nagawa laban sa atin ng isang tao, kung talagang gusto mo siyang patawarin, you have to release that person to his or to her obligation to you. So, i-release mo, ipapatawarin mo. So, medyo may kabigatan po itong ginawa nitong hari na kung saan parang this is very unusual. Pero, yun po yung naging desisyon nung hari. Katunayan, mga kapatid, forgiveness is not only a release, but it is also a choice. Okay? A choice. It is a matter of the will. It is not a feeling, but a decision ng hari. So, pinili niya na patawarin na lang yung tao. Kaya nga, ito po yung ikalawang point, no? Forgiveness is a choice. It is a decision. So, lagi tayong merong option. Either magpatawad ka o hindi ka magpatawad. Pero yung hari, ang pinili niya, patawarin na lang yung may mga pagkakautang sa kanya. Dahil, gusto niyang i-release yung obligasyon na parang as if wala na siyang pananagutan sa iyo. At ikaw din naman ay magiging malaya na
na hindi ka na lagi nag-iisip. Kaya nga, yung king dito, nag-desisyon na lang siya na i-release. Alam nyo, sa buhay po natin, mga kapatid, parang computer din po yung buhay natin. No? Kung saan, di ba sa computer, meron tinatawag na clear button. No? Na yung purpose nung button na yon ay kapag may mga memories ka na kinakailangan mo nang i-erase, you just click that button at may erase po yung mga files mo, yung mga bad memories mo. Sometimes tayo po, mga kapatid, kinakailangan i-clear natin yung history ng ating mga buhay na kung saan yung mga painful memories, kailangan lang nating i-click yung mga clear button ng ating mga history upang wag na nating dala-dala yung mga painful memories, no? Yung ating mga memories of our sins, memories of our failure, memories of our mistakes. Pero sabi ko nga sa inyo, minsan eh, mas madalas nating pinipindot yung button ng recall rather than yung clear or erase na button ng ating mga buhay. Kaya nga, dalawa lagi ang ating choice, mga kapatid. Pwede mong i-clear yung buhay mo doon sa mga painful mistakes, mga painful memories mo, mga painful sins na painful memories of your sins na nagagawa sa iyong buhay. Kaya nga, it is a choice to forgive. Not only to forgive those person na nakasakit sa iyo, kundi patawarin mo rin yung iyong sarili. Kaya nga, forgiveness is a choice. Okay? It is a decisive action on your part. And gusto ko pong maintindihan, mga kapatid, nating lahat, that forgiveness is a continuing process. Okay? Kung babalikan niya po natin yung sinabi ng Panginoon na sabi niya, kasi ang tanungan ni Peter, di ba? Lord, how often, no? How often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Now, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. At kung i-compute nga po natin yon ay 490 times. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng ating Panginoon dun sa 490 times? Ibig bang sabihin talagang magbibilang ka ng pagpapatawa dun sa isang tao nagkasala laban sa iyo? No, hindi po yun talaga ang ibig sabihin ng ating Panginoon doon. Ibig sabihin po ng ating Panginoon, every time the wrong doing that they did to us comes to our mind, then we forgive that person. So halimbawa po, naalala mo nung ikaw ay hiniya ng taong yun. At dahil doon you feel so bad. Naramdaman mo na naman na handun na naman yung pain, yung hurt. Right there and then, dahil naalala mo yung ginawa sa iyo ng isang taong ito, right there and then, mag-release ka ng forgiveness. Mag-declare ka ng forgiveness. So every time naalala mo, every time na nararamdaman mo yung mga pain na yon, it's about time for you to release forgiveness. To release the obligations of that person na kung saan magpatawad ka at that moment. Every time na andun yung pain, andun yung hurt, andun yung mga bad memories na yon, sabi ng Panginoon, not 70 but 70 times 7, meaning dapat continuing yung forgiveness mo, yung everyday forgiveness mo dun sa taong yun. Kaya nga, keep on forgiving them. In a simple term, yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon doon sa sinabi niya na but up to 70 times 7, ibig sabihin yung ating pagpapatawad sa isang tao ay dapat maging continuing process, that every day naalala mo yung pain,
magpatawad ka nung oras na yon. Hanggang sa mawala yung pain, hanggang sa magkaroon ka ng deliverance doon sa nagkakos sa iyo ng pain na yon, i-release mo nung oras na yon. So, meron pong isang talata rito sa Colossians, no? Colossians chapter 3 verse 13. At ito po yung salita ng Panginoon sa Colossians 3:13. Make allowance for each other's fault. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Okay? So make allowance for each other's fault. Forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. So, gaya nga po ng aking sinabi, forgiveness is something we do over and over and over and over again until the hurt is gone. Okay? So, malalaman mo lamang kung talagang nakapagpatawad ka na dahil patuloy ka nagre-release ng forgiveness kung wala na yung pain sa iyong puso. Wala na yung hurt sa iyong puso. Meaning, hindi ka na naapektuhan. Nakakatulog ka na ng mahimbing. Ikaw ay hindi na uncomfortable kapag ka nababanggit yung pangalan na yon o nakikita mo yung taong yon. So, makikita mo doon yung ando na, yung bang na, talagang masasabi mo na talagang na-exercise mo at naisakatuparan mo yung sinasabi nga ng Panginoon na yung forgiveness ay naranasan mo dahil, inga, forgiveness is a continuing process na kinakailangan gawin mo yon over and over and over again until the hurt is gone. Mapapansin po natin, mga kapatid, dito sa verse 35, merong binanggit ang ating Panginoon dito na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Sabi dito sa verse 35, kasi nga po yung taong dun sa kwento ng ating Panginoon, matapos siyang mapatawad ng hari na inirelease siya sa lahat ng kanyang obligation, tapos paglabas niya doon sa palasyo, nakita niya yung isang taong may pagkakautang sa kanya at pilit niyang sinisingil yung taong yun samantalang konti lang yung utang nung taong yun sa kanya. At katunayan, sinakalpa niya at talagang dinrag niya sa kulungan at talagang pilit niyang sinisingil. So, nung may nakakita at nireport sa king, pansin po ninyo yung sinabi nung king. Sabi rito, "And his lord moved with anger and handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him." Verse 35. Sabi rito, "My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from the heart." Notice, no? Ang pagpapatawad po, mga kapatid, is a matter of the heart. Kailangan yung pagpapatawad mo ay galing sa iyong puso. Kasi nga po, napakahalaga po na magpatawad ka sa iyong kapwa. Kaya nga sabi rito, verse 30, "My heavenly Father will do the same to you if each of you does not forgive his brother from the heart." If you will notice yung salitang from the heart, talagang forgiveness is a matter of the heart. So, yung kalagayan talaga ng puso ng tao ang tinitingnan ng Diyos kung talagang ikaw ay buong puso na nagpapatawad sa iyong kapwa. At nakakalungkot po na binanggit dito na ibinahagi ng ating Panginoon dito sa kwentong ito yung the danger in not forgiving. Kung hindi ka magpapatawad, ay
ano mangyayari sa iyo? If you will not forgive, you are the one who suffers. Binanggit po dito, no, yung merong tormentors, no? Sabi nga, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from the heart. The tormentors will come and take away and torture you. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. No? Ano po ba yung mga tormentors na binabanggit dito, no? Dito po makikita natin yung tinatawag na hidden tormentors, no? Of our anger and bitterness that eats you inside out. May mga tormentors po kapag hindi ka nagpatawad, mga kapatid. Merong hidden tormentors na magkukos ng suffering sa iyong buhay, no? Dahil nga po sa frustration mo, dahil sa sama mo ng loob, dahil hindi ka makapagpatawad, talagang merong hidden tormentors na ikaw mismo ang magiging biktima. Kaya po siguro nagkakaroon ng iba't ibang uri tayo ng sakit, gaya ng ulcer, high blood pressure, migraine, headache, lower back pain. Ito raw po yung mga sinyales na there is something inside of you that you need to address. Okay? And these hidden tormentors will rob you of your joy, will rob you of your energy, will rob you of your passion. Mawawalan ka ng gana. Kaya nga, ito po yung mga hidden tormentors na nagtatrabaho sa buhay natin every time na meron tayong mga hidden unforgiving spirit na kung saan hindi natin mai-release talaga yung forgiveness sa ating buhay. Kaya nga, we are in the losing end na kung saan parang ikaw rin ay nagiging biktima. Lalo kang nagiging biktima kung hindi ka magre-release ng forgiveness. So, ikaw yung, you are the one who suffers kung hindi ka magre-release ng forgiveness. Kaya nga sabi ng Bible, no, that's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from the heart, because forgiveness is a matter of the heart. Kaya affected din yung heart mo kung hindi ka magpapatawad. At yun nga po, yun daw ang isang dahilan kung bakit ang dami nating nagiging karamdaman. Gusto ko pong maintindihan natin yung ikalimang bahagi po ng pag-aaral natin na forgiveness is a work of grace. Totoo po yun, mga kapatid. By nature, mahirap tayong magpatawad. But you know, as you allow the work of God, as you allow Him to work in our lives, at sundin lang natin yung kanyang kalooban na tayo ay magpatawad, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga buhay, makikita natin kung paano kikilos yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga, when we revise our feeling toward those who hurt us, this means letting go or giving up our hatred and letting go of our bitterness. You know, makikita po natin na talagang kumikilos yung biyaya ng Diyos sa buhay daw natin kung kaya na nating i-bless yung mga taong nakasakit sa atin, no? Naalala ko yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5:44. Sabi ron, "But I say, love your enemies." Okay? Love your enemies. Pray for those who persecute you. Can you imagine? You are persecuted. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, love your enemies and pray, no? Pray for those who persecute you. Yung total forgiveness po is when you are able to ask God to bless those who hurt you so deeply. Kaya, mga kapatid, kaya nyo na bang i-bless yung taong nakasakit sa inyo? Pag kaya nyo na pong i-bless at ipag-pray na, pagpalain siya ng Diyos, "Lord, I release blessing dito sa taong ito." Pagpalain mo siya, gabayan mo siya, patuloy mo siyang ingatan, baguhin. Pag kaya nyo na pong gawin yun, meaning
makikita po natin kumikilos po at nag-ooperate na rito yung grace ni Lord sa inyong mga buhay. And last but not the least, brothers and sisters, forgiveness is a freedom. Okay. Forgiveness is a freedom. There is freedom in forgiving someone. Okay. If you don't forgive, it will prevent us from receiving from God. No? It will limit or cut off God's blessing into our lives. Actually, it is a sin that blocks and hardens our hearts. Kaya nga po, when we forgive someone, there is freedom. There is deliverance. Kaya nga, sa umagang ito, mga kapatid, as we ponder upon the word of the Lord, it is the best choice for us to forgive someone, to forgive those people who hurt you. Nako, hindi po tayo exempted dyan. So, yun nga, sa loob ng ating mga tahanan, minsan yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating mga magulang, yung ating mga biyanan, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kasamaan sa church, yung ating pastor, yung ating mga leaders sa church, mga kasamaan sa church, yung mga kasama natin sa trabaho. So lahat po tayo, mga kapatid, ay maaring nagiging biktima ng mga painful experiences, painful memories na yan na kung saan nagdudulot sa atin ang karamdaman. Pero again, kaya nga po ng ating pinag-aralan sa umagang ito, mga kapatid. Forgiveness is a release. Forgiveness is a continuing process. Forgiveness is a choice. It is a decisive action. And forgiveness is a matter of the heart. And forgiveness, okay, is a work of grace. And forgiveness is a freedom. It is a freedom from bondage. Kaya nga, mas makabubuti po na tayo ay magpatawad. Marami pang mga bagay na gusto ko pong ibahagi, pero dahil nga po sa limitation ng time, ay ipagpapatuloy po natin itong paksa na to. Pero, yun nga po, tulungan tayo ng Diyos. Sa araw na ito, it is my responsibility bilang pastor na kung saan ipanalangin kayo. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon at tulungan niya tayo na makapag-release tayo ng forgiveness doon sa mga taong nakasakit sa atin upang tayo ay makaranas ng kalayaan at makaranas tayo, talaga tayo ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Kaya I'm challenging everyone, mga kapatid. As you listen to this message, I know, naglalaro sa isipan nyo kung sino-sino itong mga taong ito na nagdulot sa inyo ng pain. Why don't we come to God and ask for His grace sa ating mga buhay upang magkaroon tayo ng kakayahan na makapag-release ng forgiveness at every time maalala natin yung mga painful experiences natin sa taong yon, mapatawad natin sila hanggang sa mawala na yung pain sa ating mga puso. At dahil wala na nga yung pain sa ating puso, makapag-release na tayo ng forgiveness. Makapag-release na tayo ng blessing dun sa taong yon upang lahat tayo ay maging malaya sa anumang mga kabigatan sa ating mga puso. Yun po yung aking challenge sa umagang ito, mga kapatid. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na maranasan itong tunay na pagpapatawad sa ating kapwa. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo, unang-una, Panginoon, salamat po dahil sa iyong pagpapatawad sa amin, sa iyong pagtubos sa aming mga kasalanan. Ngayon pong mahal na araw ay patuloy po naming inaalala yung iyong kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo upang kami mapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Panginoon, salamat po dahil tinubos mo na kami. Panginoon, salamat po dahil alam namin, Lord, na inako mo na ang lahat ng aming mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo.
Nagbuwis ka ng iyong sariling buhay para sa amin. At dahil po dito, Panginoon, pinatawad mo kami, nilinis mo kami sa aming mga karumihan. Kaya kami po, Panginoon, ay malaya na. Napatawad mo na dahil sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala kami, Panginoon, na kaya ka namatay doon sa krus ng Kalbaryo ay para sa aming mga kasalanan. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa iyong kapatawaran sa aming mga buhay. At dahil sa kapatawaran na tinanggap namin mula sa inyo, turuan mo rin kami na magpatawad sa aming kapwa. Panginoon, hinihiling ko po anuman yung mga pain, hurt, mga bruise and wounds ng bawat isa sa amin, Panginoon. We ask you, Lord, help us to release true forgiveness to those people who hurt us, to those people who caused deep sorrow into our lives, O God. Panginoon, kasihan mo kami ng iyong kapangyarihan. Kasihan mo kami ng iyong presensya, Panginoon, na tutulong sa amin upang tulungan kami sa aming kahinaan, O God. Lord, help us na every time naalala namin itong mga painful experiences na ito, makapag-release kami ng forgiveness dun sa mga taong yon. Salamat po dahil it is a choice on our part to forgive those people. Kung paanong pinatawad mo kami, patawarin mo, pinapatawad din namin yung mga taong nagkasala laban sa amin. Kaya nga, Lord, help us. Yung biyaya mo, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, ng iyong biyaya. Biyayaan mo kami ng kakayahan ng gagaling sa inyo, Lord, to release forgiveness, to declare forgiveness, and to bless those people who hurt us upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalayaan sa aming mga buhay. Makakatulog na kami ng mahimbing, maaari na kaming humarap dito sa taong ito, at maaari na kaming magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa Kanya dahil mula sa aming puso ay kaya na naming mag-release ng true forgiveness dito sa mga taong nakasakit sa aming mga kalooban. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa iyong mga salita. Dalangin ko po na magsilbing pagpapala itong mensahe mo sa umagang ito sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa kalayaan. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati namin ang inyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ang dalangin ko sa Panginoon, patuloy po kayong ingatan ng Diyos, pagpalain ng Panginoon at bigyan ng kapayapaang nanggagaling sa Diyos. God bless you po. Sa aking
Welcome po sa ating Ecclesia in the Home, 8 o'clock Abi. Ito po yung battle cry natin sa ating devotion. At ang Ecclesia, ito po ay isang Greek word na kung saan ang ibig sabihin ay church. At isang church po, ito ay ako, ikaw, siya at tayo. Kristiyano o nakakakilala o may personal na relasyon sa ating Panginoon. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless. God bless.